Kamayan, kumusta at magandang araw sa inyo. Muling nagbabalik, Arnold TV. Welcome to my YouTube channel. Ang ating pag-uusapan ay ang kaibahan ng OFW sa non-OFW. Yan naman, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. So, ano pa hinahantay natin? Simulan na natin. So, punta tayo sa advantages ng isang OFW sa kumpara sa non-OFW. Ang una, syempre, mas malaki ang sahod. Di ka naman siguro mag-abroad kung parehas lang ang sahod mo sa Pilipinas. Sunod nito ay ligtas ka sa anumang kaltas sa iyong sahod. Gaya ng income tax, SSS, pag-ibig, PhilHealth, at kung ano-ano pa. Kaya naman buong-buo mo matatanggap ang sahod mo. Sunod nito ay wala ka nang poproblemahin sa titirad mo. Kasi halos lahat ng kumpanya ay may nakalaan na accommodation sa mga empleyado nila. Kaya wala ka nang babayaran sa upa, kuryente, tubig. Kaya naman halika na, samahan niyo ako, panoorin niyo ang inyong ito. Lalo na dito sa Middle East. Kapag papasok ka naman, ay hindi mo na alalahanin pa ang transportation. Hindi mo na kailangan masahe kasi may service na pinoprovide ang mga company sa kanilang mga empleyado. Ang kagandahan pa kapag ikaw ay OFW ay ang libreng pagkain. Kung hindi naman, ay nagbibigay sila ng food allowance sa mga empleyado nila. Kung ikaw ay magkakasakit, sagot din ng company ang pagpapagamot. Gasusi mo sa mga gamot na kakailanganin mo. Minsan pa nga, pati mga personal na pangangailangan ng empleyado gaya ng sabon, shampoo, toothpaste, ay pinaprovide na rin ng kumpanya. Tapos meron pang laundry service sa mga madudumi mong damit. Yan ay kukunin na lang at ihatid ng mga room boy na sila rin naglilinis ng mga kwarto ng mga empleyado. Dagdag mo pa yung libreng wifi connection. Diba? So, malaking bagay yun. Yun ang mga advantages ng pagiging OFW. Siyempre, kung may advantages, meron din namang disadvantages. So, una, malayo tayo sa pamilya. Diba? At ibang tao o lahi ang mga kasama mo sa trabaho. Kaya naman gamit na gamit ang wikang English para magkaintindihan ng bawat isa. Tapos yung ano pa, yung mga religious belief natin, hindi mo masyado ito may sasakatuparan. Lalo na sa mga Muslim country na hindi allowed yung ibang reliyon. Tapos yung mga celebration gaya ng Pasko, New Year, kung ano-ano pa, hindi mo na yan may sasakatuparan. Tapos yung mga pagkain Pinoy na paborito mo. Depende na rin kung yung kumpanya nyo ina-allowed kayo magluto. Kaya kung ano yung pagkain na naka-ready o naka-assign sa araw na yun, ayun lang yung makakain natin. Siyempre, yung pang mawalay ka sa pamilya, hindi mo na nasisilayan yung paglaki ng mga anak mo. Kasi mas matagal pa yung nilalagi mo dito sa abroad kaysa dyan sa Pilipinas, di ba? So finally, kailangan mo magtiis. Tiisin ng kung ano man ang kalagayan meron ka kasi ayaw mo naman magka-problema sa trabaho. Hindi mo pwede basta-basta na lang umalis kasi may kontrata ka na pinirmahan na kailangan mong tapusin. Kaya kapag OFW ay dapat matiisin. Mapagpasensya kahit minsan na hindi mo naman trabaho ay napipilita ka ng gawin. Kasi ayaw natin mabulyaso sa trabaho. Diba? Kapag OFW ay nagiging disiplinado tayo at lahat ng mga makasama sa trabaho gaya ng alak o ba ay pakikipag-away ay ating iniiwasan kasi bukod sa pwede ka makulong, mapapuwi ka pa ng wala sa oras.
Eh, gaya ng ginagawa ko, kasi nagkataon na yung mga roomboy ko ay busy, so ako naman ay available. Ako nang gumawa ng mga trabaho na dapat ay gawin nila. Kasi ang hinahabol natin dito ay yung wala tayong maging complain sa ating mga employer. So yun ang nakikita kong advantage at disadvantages ng pagiging OFW at ng non-OFW. Kaya kung ano man yung mga advantage sa OFW, yun ang disadvantage mo sa pagiging non-OFW. Baliktad lang, kabaliktaran lang. So yung disadvantage naman ng OFW, yun naman ang advantage mo bilang isang non-OFW. Diba? So kaya sa tingin ko, mas tumatagal pa sa trabaho ang mga OFW kaysa sa non-OFW, kasi yun nga, yun ang kaibahan. Kasi kailangan mong magsakripisyo, at saka once lang itong trabaho na to sa OFW Ngayon kung ayaw mo na, tapusin mo lang yung kontrata mo para wala kang maging problema at makauwi ka ng maayos. Hindi ka nila patatagalin o ipitin pa dahil tapos naman ang kontrata mo. So malaya ka na makakauwi sa Pilipinas. So yan, makikita nyo sa ngayon ay ako ay nag-aayos ng bedsheet. Kasi bilang supervisor, kailangan na flexible ka rin. Dapat alam mo yung ginagawa ng mga tauhan mo in case na may magkasakit dyan o may hindi pumasok, hindi ka magkakaproblema kasi kaya mo i-cover up yung mga trabaho nila. So yun ang ginagawa ko. Kailangan na flexible upang sa ganun ay wala maging problema. Kaya dapat pag OFW ka, dapat handa ka sa lahat ng mga pwede mangyari. Kumbaga, anything goes. Wala tayong ibang walang ibang tutulong sa atin kundi sarili natin. Kaya kailangan mo talaga maging resourceful. Dapat ay proactive ka. Yung lagi kang handa sa anumang pwede mangyari. Pag may mga problema o mga hindi maganda mangyari ay kaya mong ma-overcome. Kaya naman siguro tumatagal ako sa trabaho nito kasi yun, kaya kong gampanan yung mga challenges na darating sa trabaho natin. Kaya yun, kaya bilang OFW ay natututo tayo magtiis, magsikap. Kasi yun nga, sabi ko, hindi naman na pangabang buhay ito hanggat kaya natin magtrabaho, malakas pa tayo, pagtiisan natin kasi mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas, lalo na kapag ikaw ay OFW. Siyempre, hindi mo na kabisado yung mga nangyayari sa Pilipinas at saka tumatanda ka na, nagkakaedad ka na. So, yun ang magiging disadvantage sa'yo pag uwi mo na hindi ka na pwedeng mag-apply ng trabaho ulit sa atin. Kasi may age limit sa Pilipinas. So, hanggat kaya mo tiisin, labanan ng lungkot, mga pasakit na iyong kakaharapin sa araw-araw, ay ma-over ka mo naman yan kasi nandiyan naman ang mga pamilya mo para umalali sa'yo. At saka pag OFW ka, hindi mo na maiisip yung hirap, lungkot, kasi ang mahalaga sa'yo ay ikaw ay nakakapagpadala, nabubuhay mo ng maayos ang pamilya mo, naitataguhin mo sila, kaya kapag sila ay masaya ron, masaya ka na rin. Kumbaga, di ba? Yun na yung pinaka-reward mo. Hindi mo naisipin sarili mo. Tsaka, mas malaki pa ang kailangan ng mga pamilya mo sa Pilipinas. Kasi tayo rito sa abroad, nakakaraos tayo. Sabi ko nga, halos wala ka namang gagastusin dito. Libre bahay, pagkain. So, talagang makakaipon ka. So, yun lamang po mga kabayan. Sana nagustuhan nyo ang aking munting video. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod ka pa mga video. Paalam at mabuhay po tayo mga OFW.